Hello po, ito si Mrs. Apron and welcome sa aking channel. Ngayong episode nito, mga ka-Apron, ay ibabahagi ko sa inyo ang isa na namang napakasarap na recipe at ito ay ang ating Buko Cassavaroons Pie. Umpisahan lang po natin sa pag-prepare ng ating cassava. Ang una natin gagawin ay babalatan muna natin yung ating cassava. At gamit yung ating grater, kukudkurin natin yung ating cassava. Piliin po natin yung pinakapino para mas pino ang ating cassava at mas malambot ang resulta nito. At kapag nakudkod na natin lahat ng ating fresh cassava, gamit yung ating malinis na tela, pipigain lang natin ito. Pero wag po nating sasobrahan ng pagpiga para hindi po mag-dry ang ating cassava. At ngayon ready na ang ating ingredients para sa ating Buko Cassavaroons. Ang mga ingredients para sa ating cassava cake, una ay 2½ cup of grated cassava, yung piniga natin kanina, at yung ating 1/2 cup of coconut milk, yung ating 3/4 cup of full cream milk, pwede rin po kayong gumamit ng evap or kung anong gatas na meron kayo, 3/4 cup of condensed milk, at yung ating 1½ tablespoon of melted butter, at isang large egg. At para naman sa ating buko ingredients, una ay yung ating 2 tablespoon of sugar, 2 cups of buko meat, at 1¾ cup of buko juice. At ang mga ingredients naman para sa ating custard macaroons, una ay ang ating 1 cup of desiccated coconut, 1 can of condensed milk, yung malaking condensed, 390 grams, ating 4 large egg yolks at 2 large eggs, 1/4 cup of melted butter, at yung ating 1 teaspoon of vanilla. Napakadali lang po itong gawin, kaya umpisahan na natin. Ang una natin gagawin ay ang cassava cake. Ipaghahalo lang natin yung ating grated cassava na piniga natin kanina at yung ating full cream milk. Pwede po kayong gumamit ng evaporated milk. At yung ating condensed milk. At yung ating gata or yung coconut milk. At yung ating melted butter. At panghuli po yung ating itlog. Imi-mix lang po natin ito hanggang sa mag-well combined. Pinong-pino po ang recipe na ito dahil gumamit tayo ng pinakamaliit na grater. Kapag po buo-buo o malalaki yung ating pagka-grate, buo-buo rin po yung ating cassava. Kaya importante po yun na i-consider natin. At kapag na-mix na natin ang ating mga ingredients, ililipat lang natin ito sa ating aluminum tray. At maglalagay lang tayo ng 3 cups of cassava mixture. Importante din na halu-haluin natin yung ating cassava mixture bago tayo maglagay sa ating aluminum tray. Papantayin lang natin yung ibabaw ng ating cassava. At i-steam na natin ito ng 30 to 35 minutes hanggang sa mag-firm na ang ating cassava. Habang ni-steam natin yung ating cassava cake, lulutuin naman natin ngayon yung ating buko. Sa mahinang apoy, ilalagay natin yung ating buko juice. Ilalagay na rin natin yung ating white sugar. Halu-haluin lang natin ito hanggang sa mag-dissolve na ang ating white sugar at hayaan lang natin itong kumulo.
At kapag kumulo na ang ating buko juice, ilalagay na natin ngayon yung ating buko meat. Tandaan lang po natin na huwag tayong gagamit ng malauhog o yung pinakamalambot na buko. Dahil habang niluluto natin yung ating buko meat, natutunaw pa ito at nagiging buko juice or nagiging liquid form. Ito po ang pinaka-importanting step sa paggawa ng ating buko cassavaroons. Dahil kailangan nating lutuin ang ating buko. Pag hindi nyo po naluto ang inyong buko, mas iigsi po ang kanyang shelf life. Kaya kung gusto nyong tumagal ang ating product, lutuin po natin yung ating buko. Pag lumabot na ang ating buko meat, pwede na natin itong hanguin. Gagawin na rin natin yung ating custard macaroons. Sa isang bowl, ilalagay natin yung ating 4 egg yolks at yung ating 2 whole eggs. Ibit lang natin ito hanggang sa wala na matirang buong pulang itlog. Saka natin ilalagay yung ating ibang ingredients gaya ng vanilla, yung ating melted butter, at yung ating condensed milk. Importante po na mamix natin ito, mahalo natin ito ng mabuti para wala pong buo-buo na itlog. Isusunod naman natin ngayon ilalagay yung ating desiccated coconut. Gagamit po tayo dito ng puting-puti na desiccated coconut. Pag bibili po kayo sa palengke, i-request nyo po na huwag nyong sagarin ang inyong nyog sa pagkayod para hindi po masama yung shell. Mas maganda po kasi ito para malinis po ang ating cassava macaroons at wala pong matitigas na shell ng nyog na masama sa ating pie. At kapag na-mix na natin ito na mabuti, ilalagay na natin yung ating buko na niluto kanina at itong custard macaroons na na-mix natin sa ating na-steam na cassava cake. At ito na po ang ating cassava cake na na-steam kanina. Una po natin gagawin ay ilalagay natin yung ating nalutong buko sa ibabaw ng ating cassava. I-flatten lang natin ito at i-even natin yung pagkalagay ng ating buko meat. At kapag nalagyan na natin ito ng buko meat, maglalagay naman tayo ngayon ng custard macaroon sa ibabaw nito. Naglagay po ako dito ng 1 cup of custard macaroons sa ibabaw nitong ating pie. At papantayin lang po natin yung ating ibabaw bago natin ito ngayon i-bake. I-bake natin ang ating buko cassavaroons sa preheated oven ng 320 degrees Fahrenheit or 160 degrees Celsius ng 30 to 40 minutes or hanggang sa mag-golden brown ang ibabaw nito. At ito na ang ating buko cassavaroons. Napakasarap po ang recipe na ito. Tatlong paborito nating kakanin sa iisang recipe. At tsak, patok na naman ito para sa ating negosyo. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating episode ngayon na Buko Cassavaroons. Pwede po kayo mag-like, share at mag-comment dito sa ating comment section. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa Mrs. Apron at linggo-linggo magpo-post tayo ng mga bagong recipes na tsak makakatulong sa atin at sa ating negosyo. Maraming salamat po!